Magandang araw, Pilipinas! Lalo pang lumakas ang bagyong Hulyan habang binabagtas ang Philippine Sea sa silangang bahagi ng Cagayan. Bukod sa ulan ay malakas din ang hanging dala ng bagyong Hulyan, kaya't ilang lugar ang isinailalim na sa Signal Number 3. Kumuha tayo ng update mula kay Bien Manalo. Live, Bien! Alan Mela, lumakas pa sa severe tropical storm itong binabantayang bagyong Hulyan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito, nakataas na sa gale warning ang ilang karagatan sa Northern Luzon, kaya't pinag-iingat ang mga mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat mula sa banta ng malalakas na alon. Namataan ang bagyo sa layong 290 km east and northeast ng Aparikagayan o 300 km silangang bahagi ng Kalayan, Cagayan. Taglay ng bagyong Hulyan ang lakas ng hangin nito na aabot sa 110 km per hour at pagbugsong aabot sa 135 km per hour. Nakataas na sa Signal Number 3 ang northeastern portion ng Babuyan Island, habang nasa Signal Number 2 naman ang Batanes, northeastern portion ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi ng Babuyan Islands. Signal Number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Benguet at hilagang bahagi ng Aurora. Kumikilos pa west and northwestward ang bagyong Hulyan sa bilis na 10 km per hour. Mga areas na may nakataas tayong warning signal or wind signal, especially areas under tropical cyclone wind signal number 2, ay maghanda na tayo ngayon pa lang sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng papalapit na bagyong Hulyan. And yung pinakamataas na warning signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 4. Ayon sa PAGASA, posibleng mag-landfall ang bagyo sa Batanes sa hapon o gabi ng Lunes at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa gabi ng Miyerkules o Huwebes ng umaga. Makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na rin sa Quezon at Camarines Provinces. Kaya't pinag-iingat ang mga residente na nakatira sa mga apektadong lugar mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bagamat magiging maaliwalas ang panahon sa Metro Manila, asahan pa rin ang pabugso-bugsong pag-ulan na dala ng localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi. Patuloy naman na makararanas ng madaling araw, inasahan natin yung patuloy na paglakas si Bagyong Hulyan into a typhoon category. At mataas nga yung chance ng rapid intensification sa mga susunod na araw, kaya hindi natin tinatanggal yung posibilidad na maging isang ganap na super typhoon itong si Bagyong Hulyan sa mga susunod na araw. Alan Mela, alam nyo, mahalaga na dapat lagi tayong alerto at handa tuwing may sakuna o kalamidad tulad na lamang ng bagyo. At para iwas aberya, narito ang ilang tips. Una, ay manatili sa loob ng bahay o evacuation center tuwing may bagyo. Pangalawa ay maghanda ng emergency kit, inuming tubig, sapat na pagkain, mga baterya o power bank at flashlight. At panghuli ay tumutok, ugaliing tumutok sa balita para maging updated sa lagay ng panahon at sa mga importanteng anunsyo ng pamahalaan. At yan ang pinakahuling update kaugnay sa Bagyong Hulyan. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bien Manalo.